kakapasok pa lamang ng balita nitong araw mula sa internasyonal na pahayagan at 14,300 hours na kung saan nagmadali, naghabulan, nagtakbuhan at nag-agawan ang mga piloto ng bansang Japan dahil sa biglaang pagpasok ng Chinese aircraft sa impapawid ng Japan, nagbunga ito ng sarisaring tensyon na ating malalaman sa unahan. Sa videong ito, atin ding mapapanood mismo ang actual na video. Actual talaga? Yes, actual na video. Sa kasalukuyang US-Japan Joint Military Exercise na tinatawag ilang Kingsword, ang nasabing mga paksa ay kabilang sa ating aalamin at talakayin pagkatapos nito. Hello! Magandang araw sa inyong lahat. Sana po huwag natin kalimutang i-share ang video ito. Bansang Japan naghabulan, nagtakbuhan at nag-agawan ang mga piloto matapos na intercept ang Chinese aircraft. Kabilang na dito ang drone. Malapit sa Okinawa Island, isiniwalat ng Japan Joint Staff. Bigla ang napansin ng Japan Air Self-Defense Force, ang BGK-005 High Altitude Reconnaissance Drone, Y-9 Intelligence Gathering Aircraft at Y-9 Patrol Aircraft ng China. Sa panahong namataan nila ang nasabing mga aircraft, ay lumipad ito sa palagitnaan ng Okinawa at Miyako Island na may layong 175 miles. Ngunit ang Japan Self-Defense Force ay naging limitado lamang ang inilabas ng mga pahayag dahil sa sobrang masila ng ibang impormasyon, kabilang na ditong itinago. Kung ilang pirasong aircraft na pinalipad ng Japan at kung anong klaseng aircraft naman ang ginamit upang subaybayan ang mga eroplano ng China, at kung ano naman ang kabuuang ginawa ng Japanese Air Force sa himpapawid upang mapaalis ang Chinese aircraft na pumasok sa kanilang bansa. Dagdag pahayag naman ang sandatahang lakas ng Japan na kanilang namataan ang mga eroplano ng China na lumiko pahilagang bahagi ng bansa matapos dumaan sa Miyako Strait. Nagpatuloy ito patungong silangang bahagi ng Okinawa habang ang isang eroplano naman napansin nila na pabaks ang lipad nito at kalaunan sabay silang umalis palayo. At hanggang ngayon, ang mga kinatawan ng bansang Japan ay hindi pa alam ang kabuuang layunin ng China patungkol sa nasabing operasyon. Ngunit hinala nila na ang nabanggit na Chinese aircraft ay kumukuha ng mga impormasyon, lalo nang hanggang ngayon ay nagpatuloy pa rin ang malakihang US-Japan military exercise na tinatawag nilang Kingsword. Ang nabanggit na militar na pagsasanay ay napag-alaman ngayong pizza 19 pa matatapos. Sa unahan ng videong ito, sa may bandang huli ating mapapanood ang mismong actual video sa kasalukuyang Japan-US military exercise. Ngunit kinakailangan muna nating ipagpatuloy ang naunang balita. Ang bansang Japan sa ngayon ay kinakailangang sikaping manmanan ang bawat hakbang ng China, manatiling mapagmatyag, ipagpatuloy ang surveillance activities at panatilihin ang kahandaan upang kaagad matugunan ang anumang mga paglabag sa himpapawid, habang ipinahayag naman ang opisyal ng pamahalaan at tumangging pangalanan na ang kasalukuyang Kingsword ay dinadaluhan ng libu-libong US military mula sa panig ng Navy, Marine Corps, Army, US Air Force at Space Forces, layunin ng dalawang bansa na palaguin ang kahandaan sa bakbakan, magkaroon ng matibay na kakayahan sa pinagsamang lakas upang paghandaan ng anumang hamon. Habang ito naman ang actual video sa kasalukuyang US-Japan Kingsword military exercise. Tara, panoorin na natin. We take the lessons forward into the future for future operations. What we have accomplished here and what we have learned to secure the peace, to secure stability in the Western Pacific. Right now, I'm going to finish the regroup. I'm going to
Take skill sets from the JGSDF and hopefully employ them to the best of our ability so that way we are most successful in our missions. Because we plan to work with them during the active shield exercise, so to get some time to work with them before the actual exercise is going to be helpful.